Magandang araw, GIP. Dahil nalalapit na ang December 15, yun na ang announcement ng winner sa ating major raffle na hoodie at oversize shirt. Kaya naman, patuloy kaming pumipili kung sino ang mga winners. Simple lang kailangan gawin, patuloy lang na mag-comment sa lahat ng upload natin. Ang announcement ay mangyayari sa channel ng JD. Nariyan ang link sa comment section para makapag-subscribe kayo doon sa channel ng JD at antayin ang announcement sa December 15. Dahil malay nyo, baka kayo ang nanalo ng oversized shirt at hoodie. Kaya naman, abangan ang announcement sa channel ng JD, JIP. Muli maraming salamat. Simulan na natin ang kwento. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Gundoy. Taong 1971. Iloilo. Nang mga panong ito, kasalukuyang masaya ang puso ng binatang si Gundoy. Dahil unang beses sa kanyang buhay, nakakilala siya ng isang napakagandang dalaga na itago na lang natin sa pangalang Joan. Ang binata ay may matikas na pangangatawan, morenong balat, maamong mukha at higit sa lahat, Maginoo. Ang dalaga naman ay may maputing balat, kulot na buhok, kulay rosas na labi at napakahinhin ng pagkatao. Ang dalawa ay naging laman ng usap-usapan sa lugar dahil parehong nakaangat sa lipunan ang kanilang mga itsura lalo na tuwing nagsasama. Nagsimula ang lahat ng minsang magawi si Gundoy sa bukid ng Tsuhin. Dahil wala namang ibang binubuhay kung hindi ang sarili. Kahit saan nakakarating ang binata at naninirahan doon ng isang buwan. Isang araw, isinama si Gundoy ng Tsuhin para maggapas ng mais. Wala namang problema sa binata dahil sanay siya sa trabahong bukid. Maghapon silang nag-ipon ng bunga at itinitinda naman ng tiyo. Niyaya ng Tsuhin si Gundoy na umuwi na. Tumanggi ito dahil naisipang matulog sa kubo para masilayan ang mga bituin at bulalakaw. Hindi naman tumutol ang tiyo dahil batid niyang ligtas sa lugar at ni isang beses. Walang nabalita na anumang nangyaring insidente. Dahil sa mag-isa lang ang binata, nanatili lang ito sa labas ng kubo hanggang sa masilayan ang mga bulalakaw. Kasabay nito, may isang dalagang tumambad at hindi alam ni Gundoy kung saan nagmula. Bigla na lamang itong dumating habang abala sa pagtanaw sa mga bulalakaw. Tinanong ng binata kung ano ang pakay ng dalaga sa lugar. Sumagot naman ang dalaga at sinabing para tignan ang mga bituin. Dahil pareha silang nawili sa tanawin, hindi na naiwasan pang mag-usap sa mga personal na impormasyon. At sa pagkakataong iyon, doon nagsimula ang pagkakaibigan ng dalawa. Tuwing umaga umuwi ng tahanan si Gundoy, pagsapit naman ng gabi ay pumupunta sa bukid at magdamag na nananatili. Ito ang naging tagpuan ng dalawa hanggang lumalim ang gabi. Bagamat hindi normal ang ginagawa ni Joan, lahat ng ibang kababaihan ay nasa bahay na bago pa man magtakip silim. Pilit nitong inirarason na sanay na siya sa ganong gawain dahil laki siya sa syudad. Kahit nag-aaway pa paminsan-minsan dahil sa oras, hindi naman magawang tiisin ito ni Gundoy. Hanggang sa nagkaaminan at tuluyan ang naging magkasintahan.
magmula ng araw na yun. Bumalik na si Gundoy sa normal na pamumuhay na naninirahan sa tahanan. Samantalang si Joa naman, hinahayaan na ding dalawi ng binata sa sariling tahanan. Mabait naman ang ina kaya madalas bumibisita si Gundoy sa dalaga. At ayon dito ay maayos naman ang tahanan ni Joan. Ngunit napansin niya na mahilig sila sa karne. Hindi naman binigyan pa ng mali siya ng binata dahil napakabait ng pakikitungo ng mag-ina. Yun din ang rason kung bakit nagtagal ang dalawa ng anim na buwan. Hanggang sa biglang umeksena sa matamis sa pagmamahalan ang kapitbahay ni Gundoy na si Nimfa. Madalas nagpapapansin sa binata at naging daylan ng madalas na pag-aaway ng dalawa. Hindi naman ito pinapansin ni Gundoy, ngunit hindi maiwasan ni Joan na magalit. Isang araw, hindi pa man tuluyang lumalabas ang araw, narinig ni Gundoy ang malakas na pag-iyak ng kapitbahay. Dahil sa tipikal na maginoo, minabuti niyang silipin ang kalagayan ni Nimpa dahil baka nangangailangan ng tulong. Pagkatok sa pintuan ng tahanan, pinagbuksan si Gundoy. Nang ilahad nito ang pangyayari, hindi na naririnig pa ng binata ang sinasabi ni Nimpa at parang napakalagkit ng tingin niya sa dalaga. Ayon dito, nang mga oras na yon ay napakaganda ng dalaga at sa hindi malamang dahilan ay ayaw niyang mawalay dito. Tumagal ng ilang oras si Gundoy sa tahanan hanggang sa biglang kumatok sa pintuan ang kasintahan. Galit na galit at nagawa pang sampalin si Nimpa. Nabigla si Joan dahil kinampihan ng kasintahan si Nimpa. At magmula ng oras na yun, hindi na humiwalay pa si Gundoy sa dalaga at sa katunayan. Gabi na lamang ito umuwi sa tahanan. Wala namang naging problema dahil mag-isa lang din namang naninirahan si Nimpa. Tuwing magkasama ang dalawa, hindi maiwasang marinig ang usap-usapan sa kanto na hindi marunong mamili ang binata. Hindi na ito pinapansin ni Gundoy. Ang importante ay magkasama silang dalawa ni Nimpa. Magmula ng talikuran ni Gundoy si Joan ay hindi na ito muling nagpakita pa. Dumating ang araw ng Linggo. Habang nagkakape sa tahanan si Gundoy ay pumunta ang tsuhin. Agad itong nagmano at nagyayang mag-almusal. Habang kumakain ang dalawa ay nagsalita ang tiyo. Ayoko sanang pakialaman ang personal mong buhay pero gusto ko lang itanong kung sigurado ka ba sa dalagang sinimpa. Walang-wala siya sa dati mong kasintahan. Eh si Joan mas bata, mas maganda. Hindi naman sa paninira, pero yan ang katotohanan. Wika ng tsuhin. Hindi naman tumugon pa si Gundoy. Ayon sa tsuhin, hindi man anak ang pamangkin, ngunit alam niyang may nangyayaring kakaiba sa binata. Tuwing nagkakasalubong ang dalawa ay halos hindi siya makilala at mapapansin na wala rin sa sarili. Ngunit hindi na muna ito pinakialaman dahil mukha namang hindi na aagrabyado. Ilang buwan ang lumipas ay nakalimutan na din ng mga tao ang usap-usapan patungkol kay Gundoy. Naging abala ang lahat sa paggawa ng paraan kung paano tutugisin ang nilalang na kung tawagin ay mandurugo. Isang babaeng aswang na pumapatay at nambibiktima sa kanilang lugar. Malaking perwisyo sa lugar dahil marami ng napaslang na lalaki. Kadalasan sa mga nahanap na bangkay, wasak ang tiyan. Kaya pala isipan sa mga tao kung bakit puro lalaki lamang ang pinupunterya nito.
Dahil sa nangyayari ay minabuti ng syuhin sa tahanan muna si Gundoy Manirahan. Dahil nag-iisa lamang ang pamangkin sa tahanan at mahirap na kung ano pa ang mangyari. Maaring isang araw bangkay na itong matagpuan kung saan saan. Hindi naman naging mahirap ang pakikitira nito dahil palagi namang wala sa lugar. Tuwing alas 6 lamang ng gabi umuuwi at lulong sa babaeng sinimpa. Habang tumatagal ang pananatili ng tsuhin, mas lalo niyang napapansin na ibang-iba na ang itsura at ugali ng pamangkin. Bukod sa puro nimpa ang nasa bibig, madalas din wala sa sarili at parang lasing na hindi makausap ng matino. Kaya naman minabuti ng tsuhin na mag-imbita ng isang albularyo. Isang araw ay pumunta ang tsuhin sa tahanan ni Nimpa. Kailangan pauwiin ang pamangkin dahil naghihintay ang albularyo sa tahanan. Hindi niya sinabi sa dalaga ang totoong rason, kaya sumama na ito sa pag-uwi. Nang akmang papasok na sa pinto ay bigla itong tumakbo papauwi. Hindi man malaman ng tsuhin ang nangyari. Ngunit hinayaan na lang dahil mas importante na magamot si Gundoy. Pagpasok ng dalawa ay kaagad hinawakan ng albularyo ang kamay ng binata. Malas ng binatang ito ah! Nagayuma! Wika ng albularyo. Hindi na umimik pa ang tsuhin at pinagmasdan ang panggagamot sa pamangkin. Halos 2 oras ang isinagawang orasyon at nang matapos, mahimbing na nakatulog ang binata. Nagpaalam naman ng albularyo at bilang gante sa panggagamot. Pinadalhan siya ng tsuhi ng isang supot ng kamote na labis namang ikinatuwa ng matanda. 5 oras ang nagtagal bago nagising si Gundoy. Nang dumilat ay wala na itong ibang hinanap kung hindi si Joan. At dahil dito ay napilitang ipaliwanag ng tsuhin ang buong kaganapan. Habang nagkukwento ay napakunot ang noo ni Gundoy. Dahil para sa kanya ay imposibleng maganap. Pakiramdam niya ay kakagising lamang galing sa mahabang tulog. Nagbiru pa ang tsuhin na iba talaga ang gwapo. Ngunit hindi ito pinansin pa ni Gundoy. Nagpaalam na ito na pupunta sa tahanan ni Joan. Nang papatayo na ito, nagsalita ang tiyo. O sige, pwede kang pumunta. Pero siguraduhin mong bago pa man mag-deliver, nakabalik ka na. May babaeng aswang kasi na pagala-gala sa lugar at ayon sa sabi-sabi, mandurugo daw. At walang ibang binibiktima ko hindi ang kalalakihan. Mag-iingat ka! Natawa si Gundoy dahil kung ano-ano ang sinasabi ng tiyo. Muli siyang nagpaalam at tumakbo papalayo sa lugar. Pagkarating sa tahanan ni Joan, naabutan niya itong sarado. Naupo na lang si Gundoy sa bakuran hanggang sa inabutan ng 8:00 ng gabi. Dumating na si Joan ngunit tinititigan lamang siya. Nagpumilit pang magpaliwanag si Gundoy. At walang ano-ano'y may napakalamig na hangin ang naramdaman sa buong katawan. Hindi pa man natatapos ang hangin. Umalis na si Joan at sumunod naman ang binata. Nang makarating sa likuran ng tahanan, nanlaki ang mga mata ni Gundoy. Dahil unti-unting nagbabago ang itsura ni Joan. Pagkatapos nun ay nilapitan siya. Kitang-kita ng 2 mga mata ang malalaking pakpak ng dalaga. Maganda pa rin ang muka. Ngunit may mga pangil na. Nagwika si Joan na kung ano man ang kasalukuyang nakikita. Dahil ito sa pagtataksil na nagawa ng binata. Pinayuhan rin siya na umuwi na ng tahanan. Hindi pa man naitatanong ang rason
Kumaripas na ng takbo si Gundoy dahil sa takot. Pagkarating sa tahanan ay hindi na nito nagawa pang kausapin ng tiyo. Paulit-ulit na aalala ang mga nakita, kaya naman gising siya buong magdamag. Kinaumagahan, maguluman ang isipan, ngunit pumunta pa rin siya sa tahanan ni Joan. At kagaya kahapon, sarado ang tahanan. Ilang araw pa na palaging naabutang nakasarado ang pinto kahit paggabi. Itinuon na lang ng binata ang pansin sa pagtulong sa tiyo sa pagtitinda. Hanggang sa dumating ang pagkakataon na muling nagpakita si Joan. Ngunit hindi si Joan na magandang dalaga. Si Joan bilang manturugo. Hindi na ito lumapit pa kay Gundoy. Ngunit sigurado ang binata na si Joan ito. Lumipas ang ilang buwan. Naikwento na ni Gundoy sa albularyo ang mga naranasan. Ayon dito, siya ang dahilan kung bakit naging mandurugo ang isang kinara. Ang kinara ay isang mapagmahal na nilalang. Kapag nagkataon na niloko, nagiging mandurugo at mabangis. Perwisyo sa lugar dahil ang pagigante ay idinadaan sa lahat ng kalalakihan. Nagtanong naman si Gundoy kung may pwede bang gawin para mapigilan ito. Ngunit ayon sa manggagamot, pagtugis na lang ang paraan para matapos ang pamemerwisyo ni Joan. Samantala, pumutok din ang balita na namatay si Nimpa. Isang beses nagpalipas ito ng gabi sa kabundukan at kinabukasan ay natagpuan na wala ng buhay. Hindi naman wasak ang tiyan, ngunit baka sa katawan na tila kinayudan ng napakatalim na kuko. Ayon sa mga nakita, nakipagsagupaan ito dahil nagkalat ang mga pangontra sa aswang. Kaya naisip ng mga taga-baryo na ang mandurugo ang may gawa nito. Ngunit ang nakakapagtaka, siya lang ang tanging babae na pinunterya. Kasabay nito, nailahad din ng manggagamot na sinimpa nga ang gumayuma kay Gundoy. Dahil sa mga nalaman ay hindi maiwasan ng binata, naisiping baka pinatay ito ni Joan dahil sa sobrang galit. Ito ang huling alaala ni Gundoy sa dalawang babaeng dumaan sa kanyang buhay. Pagkalipas ng mahabang panahon, naging normal uli ang pamumuhay ng binata kasama ang tiyo. At ayon sa kanya, kahit saan pa man siya dalhin ng buhay, hinding-hindi niya malilimutan ang minsang naging dahilan ng sagupaan ng mandurugo at isang manggagayuma. Ang susunod na kwento, mula sa ating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Graciano. Walang eksaktong taon, Pangasinan. Kasalukuyang nagkakagulo ang mga tao sa Barangay Graciano. Natagpuan ng mga tanod sa lugar ang ulo ng isang batang lalaki sa ilog. May mga nagsasabing baka nakain ng isang buhaya ang katawan. Ngunit may mga umaalma dahil napaka-imposible namang hindi nagawang isama ang ulo. Kaya naman nagdoble ingat ang mga naninirahan sa lugar. Nang mabalitaan ng ina ni Graciano, labis itong nabahala dahil may dalawa pang maliit na kapatid. Kaso nga lang, hindi naman gaanong nagpa-apekto si Graciano dahil abala siya sa paghahanap buhay at hindi rin totoo ang mga kwento-kwento. Maaring mga adik ang gumawa nito sa bata. Ang ama ay wala din reaksyon at patuloy lang sa pagtatrabaho. Tuwing 6:00 ng umaga umaalis na sa tahanan si Graciano.
magtatrabaho bilang hardinero sa isang mayamang pamilya sa lugar. Habang ang ama, sabay ding umaalis para maghanap ng mga baboy Ramon na inilalako sa mga kapitbahay. Kaya naman naiiwan lang sa tahanan ang ina at dalawang nakababatang kapatid. Tuwing alas dos na ng hapon nakakauwi ang ama, habang si Graciano naman ay alas singko ang uwi. Madalas pagkatapos ng trabaho, palagi itong may dalang ulam galing sa amo na nagsisilbing hapunan ng pamilya. Masaya ang buhay dahil kumpleto, bagamat hindi gaanong pinagpala sa aspetong pinansyal. Dumating ang isang araw, dahil sa madaming trabahong tinapos si Graciano, nakauwi ito alas 6 na ng gabi. Naabutan niyang kumakain na ang pamilya, kaya dali-dali itong umupo sa pagkainan. Habang kumakain, lumabas ang ama at pagbalik, galit na galit ito sa binata. Graciano! Ilang ulit ko bang ibibilin sa'yo na huwag mong iiwanan ang senelas mo sa labas ng pintuan? Kunin mo yon. Bilisan mo habang hindi pa lumalalim ang gabi. Uwi ka ng ama. Dali-daling tumayo si Graciano at ipinasok ang tsinyelas. Bumalik sa pagkainan. Tinanong ang ama kung bakit kinakailangan itong gawin. Samantalang wala namang magkaka-interes sa butas-butas na tsinyelas. Hindi naman tumugon pa ang ama. Dumiretso lang ito sa pagkain. Nang matapos ay maagang nagpahinga habang si Graciano naman naiwan upang maghugas ng mga pinggan. Nang matapos sa ginagawa, nagpa siya ang binata na maupo muna sa kusina. Ikikiskis ang mga lumang kutsilyo sa bato na gagamitin ng ina sa pagluluto. Dahil sa nawili sa ginagawa, pagtingin sa orasan ay alas 10 na ng gabi. Naisipan niya ring magpahinga dahil maaga pa kinabukasan. Nang akmang tatayo na sana, bigla siyang hindi nakagalaw dahil sa sigawan ng mga kapitbahay. Tila takot na takot at may sumisigaw rin ng tulong. Dahil sa mga narinig ay bumilis ang tibok ng puso ng binata. Titingin sana ito sa butas ng dingding sa kusina. Ngunit naalalang tinagpi na pala iyon ng ama. Sinubukan niyang lumabas ngunit ang nag-iisang pinto ng tirahan. Nilagyan ng kandado ng ama na siya lamang ang makakapagbukas. Nakiramdam lamang si Graciano at hindi nagtagal. Tumigil din ang sigawan at hindi pa man lubos na humuhupa ang kabog sa dibdib. Pumunta siya sa higaan at pinilit ng makatulog. Habang nakahiga, hindi maiwasang isipin kung ano ang nangyari sa kabilang tahanan. Nanalangin na lamang at hiniling na wala sanang masamang maganap. Maya-maya pa ay kumalma na ang sarili at hindi nagtagal ay nakatulog na. Alas 5 ng umaga, nagising si Graciano, lumabas ng tahanan para uminom ng kape sa bakuran. Pagkalabas ng pintuan, nasilayan niyang nagkukumpulan ang mga tao sa tahanan ng kapitbahay. Dala ng kuryosidad, lumapit din ito para tignan ang nagaganap. Muntik pang mahulog ang basong dala nang makitang may batang nawala ng ulo. Kung sa ilog ay ulo ang natagpuan, sa kapitbahay naman ay katawan ang naiwan. Yan ang sinasabi ko. Hindi dapat iniiwan ang tsinyela sa labas ng pinto. Uwi ka ng ama. Dahil dito ay napalingon naman ang binata at nakita ang ama na nasa likod lamang. Umuwi na ito, habang si Graciano naman ay patuloy pa rin sa pakikinig sa samot-saring palitan ng usapan.
Hindi rin nagtagal ay umuwi na para makapaghanda sa pagpasok sa trabaho. Pagsapit ng alas 6 ay naglalakad na ito. Habang nasa daan, pilit itong iniisip kung ano ang koneksyon ng sinabi ng ama tungkol sa sinelas at sa natatagpo ang mga bangkay ng bata. Hindi na rin siya nagtanong dahil hindi naman siya sasagutin ng ama. Maghapong nagtrabaho ang binata at pagsapit ng alas 5. Nakauwi naman kaagad dahil umalis ang amo sa tahanan. Pagka-uwi ay sinalubong si Graciano ng dalawang kapatid. Nakikipaglaro ang mga ito. Kaya naman hindi na rin tumanggi pa ang kuya. Naglaro ang tatlo ng tumbang preso. Tuwang-tuwa ang mga bata. Dahil matagal na panahon na ang lumipas bago nila nakalaro ang kuya. Maya-maya pa ay nagyayana ang ama na pumasok ng tahanan upang kumain. Maagang natapos kumain ng pamilya, kaya maaga ding nakapagpahinga. Si Graciano naman ay nakatulog sa upuan sa kusina dahil sa pagod sa pakikipaglaro sa mga kapatid. Muli siyang nagising ng tapikin sa balikat ng ama. Galit na galit. Pilit na itinatanong kung kaninong sinelas ang naiwan sa labas. Hindi naman nakasagot pa ang binata. Ngunit naalalang baka naiwan ang tsinelas ng bunsong kapatid na ginamit sa tumbang preso. Walang ano-ano. Hinila siya ng ama. Pinasilip sa maliit na buta sa bintana malapit sa pintuan. Hindi inaasahan ni Graciano ang nakita. May isang matangkad na lalaki. Gunit-gunit ang suot at may dalang mga tsinelas. Ang nakakapangilabot, may dalang karit na may tumutulo pang mga dugo. Napalunok naman ng laway ang binata dahil sa mga nakita. Mariing sinabi sa ama na sa bunsong kapatid ang napulot na tsinelas. Napapikit na lamang ito sabay haplo sa mukha. Indikasyon na mali ang nangyari dahil halata sa mukha ng ama na may problema. Pabulong na itinanong sa tatay. Ang tanging tugon lamang nito. Maaga silang pupunta sa albularyo at bumalik na ang dalawa sa kwarto. Kinaumagahan, maagang umalis ang mag-anak para pumunta sa albularyo sa kabilang baryo. Hindi naging madali ang daan papunta, ngunit pinilit nilang makarating at ayon sa ama, mas mainam ang mapagod kaysa mabawasan ang miyembro ng pamilya. Nang makarating sa tahanan ng albularyo, napansin ni Graciano na parang magkakilala sila ng ama. Hindi nga siya nagkamali dahil ipinakilala ito ng ama bilang lolo. Kaagad na inayag ng ama ang mga nangyayari. Habang nakaupo ang lahat ay nagsalita ang albularyo. Hindi ba talaga natatapos ang paggagala ng mananaba sa lugar niyo? Matagal na panahon na siyang naninirahan. Dati pa man, alam ko na ang pagkakakilanlan ng taong yon. O Graciano, bilang ikaw ang nakakatandang kapatid, pakinggan mo ko. Ang ipinakita sa iyo ng tatay mo ay isang mananabas ng tao. Mga nilalang na namumugot ng ulo. Tuwing gabi gumagala para mamulot ng mga tsinelas na nasa labas ng tahanan. Kung sino ang nagmamay-ari nito, babalikan sa susunod na gabi at kikitili ng buhay. Kaya kailangan nyo ng iba yung pag-iingat. Wika ng albularyo. Dahil sa narinig ay nalinawan ang binata. Nagsimula ng mag-orasyon ng matanda sa bunsong kapatid. Matapos nun ay may pinahid na langis sa buong katawan ng pasyente. Hindi na rin muna sila pinauwi ng matanda dahil delikado ang pamilya sa mananabas. Isang linggo rin silang nanatili sa lolo at wala namang naging problema
dahil may mga nakaimbak na gulay ang matanda. Matapos ang pakikituloy, nagpasalamat ang mag-anak at umuwi na ng tahanan. Magmula ng araw na yon ay hindi na muli pang nag-iwan ng tsinyelas ang miyembro ng pamilya dahil paulit-ulit itong binibilin ng mga magulang. Maging ang batang kapatid, nakabisado na ito. Kaso nga lang, madalas pa rin may natatagpo ang bangkay sa kanilang lugar. Dahil alam na ni Graciano ang rason, minabuti nitong ipagbigay alam sa mga kapitbahay ang totoong rason sa likod ng karumal-dumal na kaganapan. Ilang taon nang lumipas, tumigil na ang pamemerwisyo ng mananabas at ayon sa iba ay pinatay ito ng isang grupo ng mga manggagamot. Kahit papano ay nakampante na ang mga tao sa lugar. Kaso nga lang, hindi nila malilimutan ang itsura ng mga pugot na ulo. Ito ang mga nasilayan nila nang dahil sa mananabas. JIP, maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento. At syempre, sasabihin ko lang uli na namimili na kami ng winners ng ating hoodie at oversized shirt. Ang announcement ay sa December 15 sa channel ng JD. Ilalagay ko yung link sa comment section para makapag-subscribe kayo doon sa channel ng JD dahil doon ko sasabihin ang lahat ng winners para sa ating hoodie. Lamang JIP, maraming salamat. Paalam.